10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 to ban. What's up? And Nemo TV is now back para na naman dito sa Epicenter Major and game number 3 na nga ng ating unang series. Fnatic versus RNG. At syempre kami parang kasama nyo. It's your boy JB. And this is Casey. Yun na nga. So, Ice yun. And nakabawi na nga dito yung Royal Never Give Up. Mm-hmm. No? Talagang Never Give Up. Nasa yun. Team name nila. They're living up to their name. Diba? Talagang isinasa puso nila yung team name nila. Okay. So, okay na okay yun. Pero shoutout sa mga nanonood, yung mga kaka-follow pa lang. Welcome sa Nimoda TV dito sa Lupon WXC. Alright. Okay. So, naka-clean feed po tayo ngayon. Yun. May sounds na tayo kanina kasi wala tayong sound dahil naka-jutsu lang tayo ngayon. Why so cute? Totoo ba? Okay lang. Ba't sa akin mo tinanong? Kanina ba dapat tatanong? Hindi po totoo yan. Nanong why so cute. Pero pag sinasabi ang kang cute, huwag ka papayag. Bakit aso? Maganda, cute, pangit. Bakit? Payag ka, katuloy mo. Payag ka, isang hakbang na lang para pumangit ka. Payag ganun. Ah, yung level. Oo, maganda, pangit, cute, pangit. Maganda, cute. Oo. Yan mo natin sa sa gitna. At least sa sa gitna. Balance. Balance. Not so pangit, not so maganda. At least, di ba? May ika talaga, no? May ika. Ayan. Natural kayo talong makeup. Walang halong kemikal. Oo, hindi. Maganda nga yung ganun. Walang kemikal. Hindi, walang natural. Hindi. Walang natural, puro kemikal ka. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Hindi ko na din alam eh kung ano. Pero ayun na nga, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Yan, tingnan natin yung picks dito ng vote teams. Sven, apa na naman, no? Oo nga eh. Yung first game, yun din yung pick nila. And nakuha dito ng Fnatic yung Batrider. ES Batrider for them. So mahirap to para sa RNG kasi nakuha yung si... Ay, pwede sila mag-Abaddon. Abaddon, no? For the side of RNG. RNG. Kaso nga lang, kapag nag-Abaddon sila, sacrificial yung isa nilang support, which is dapat explosive din. Kasi pag dalawang post fight, teka lang, mag-Abaddon ba? Abaddon na nga, yes. Diba? Kasi yun yung isa sa pantanggal. Ang ganda, maganda yung pick na Abaddon. Bakit dito sa sticky napalm, di ba? Ayun, not so pangit, not so ganda. Cute nga, di ba? Ganun yun eh, kapag cute ka, you're in between. You're in between those two. Okay na yung mga in between. Pwede na yun, ano na tayo. Matuto tayong in between ka ng lalaki at bakula. Nakawasa. Walang masay. Pero hindi ko maipali. Pero ito na nga. Balik tayo sa game. Dami mo namang Evas naman talaga. Ako lang ba? Nako. Ako lang ba? Binan nila yung LC dito. Pero nakuha nga yung Abaddon. And silencer naman. Para sa Royal Never Give Up. Ayaw nila dito makapag-setup ng magandang echoes ng ang Fnatic. No? Mm-hmm. Diba? Pero yun na nga. Yung Fnatic kasi... binan nila dito. Binan out nila si Omni. Tsaka si... LC. Yes. Alam naman natin yung dalawang yun pantanggal talaga dito. Pambose talaga yun dito. Pambose sa Batrider. Pero having Abaddon as well for the RNG. Siguro binigay talaga nila yung Abaddon kasi ngayon sinasabi mo kanina yung sacrificial support. Mm-hmm. Sacrificial yun eh. Kasi Abaddon, matik talaga yan. Minus 1 na sila kasi sustain lang yan. Eh yung Apparition, kung gagawin nila tong 4, hindi ganun ka-boomy for their team. Kasi may ibang post-4 na hero na mas maganda pa. Mas malakas. Diba? So, parang napilitan mag-pick yung RNG. Abaddon for the Batrider. For the sila yung nag-react ngayon sa pick ng Fnatic. Oh. Which is good. Kasi masisira. If ever man na meron sila ditong nakahandang lineup. Masisira. Masisira. Dahil kailangan nila kontrahin yung hero ng Fnatic. And again, hello sa mga nagke-hello guys. Good evening hello, sa inyo lahat. Puso niyo lahat. Thank you so much. Sharing it on the stream. Shout out kay baby girl Diana. Like yung page na Diana Regine. FWGG/Diana. Jakiro. Jakiro. Ang ganda ng magiging laning phase dito. Ano to? Mid lane Jakiro?
feeling ko. Hindi. Ang ganun tricky nga nung ano no, pick ng ang tricky ng pick ng RNG. Okay. Okay. So, ano kayang sagot dito ng Fnatic na? King Bodgers. Kamusta na kayo ni Jelay? Hindi, kaya ako iniwan. Kaya ako nagloko kasi gusto ko mag-Dota. Gusto ko lang mag-cast. Gusto mo na mag-cast kay Uy, Ember, yan yung isa sa mga inaabangan ko talaga na pick dito sa ating Epicenter. Dahil off sa kanyang... Offlane Abba daw, sabi nila. Pwedeng offlane Abba. Carry Abba, pwede din. Pwede. Kasi carry nila Sven eh. Carry Sven, Abaddon, offlane. Zakira post 4, post 5 apparition. So, naipilit pa rin nilang maipost 5 dito si AA. Alam ko kung ipopost 5 na rin nila. Yun eh, kung yun yung plano nila. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isipan ng mga pro players ngayon. Pero, shoutouts muna sa inyo lahat. And alam naman natin ang gusto nyong malaman kung kailan laro ng TNC. Bukas po yan. And chill lang kayo. Follow nyo lang page natin. Sa which is Lepon WXC dito sa Nimoda Team. Yan. Para nga naman maging updated po kayo. Okay. And tingnan natin yung sabi ni Sanggyap Sal, Ate Casey, hindi lang page mo. Ay! Talaga ba? Ay! Ganun ka makilingin? Charot boom boom. Ganun ka kilingin? Hindi, pag kinikilig ang lalaki, tago lang yan eh. Talaga? Pigil yan. So, pag... Ang babae it's kasi. It's either ipa-joke nila na kinikilig sila or pigilan nila. Yun eh. It's either the two. Hindi yan kikilig na yung nangahampas. Ay, kasi kami magkikilig. Di ba gano'n kayo pag kinikilig nangahampas? Masyadong expressive. Kung magiging expressive yung lalaki, pa-joke. Pa-joke talaga. Ayan, so... Tips 101 from Kuya Mo, JB. Kaya ilike nyo na yung page niya kasi makakita kayo na maraming quotes. Kalakuan. Quotes. Para, yung kaya, alam mo ba yung kaya, ano yung Asian cutie? Hindi, ano yun? Pagluto na ang kanin, pwede nyo na akong ulamin. Ganun yung mga post mo. Ay, guys, hindi ko alam kung hindi pa rated SPG. Hindi pa ako nag-post. Patubay at gabay ng magulang. Kasi ulo ko yun, alam mo. Sige nga. Ano, patubay at gabay ng magulang. Kailang sa mga batang manonood. Na maaaring may masaselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, o droga. Kaka-TV mo, kakanood mo ng TV yan. Sa mga bata, pero ito, Last Week Life Stealer. Ayan. Nako, kailangan nila itong patnubayan, itong Life Stealer. Kasi nga naman, mahirap to for the RNG. Given na disabled dependent sila, skill dependent, while Life Stealer having that rage. Yes. Basic yun, di ba? Parang mangyayari dito yung Jakiro, kailangan niyang mag-ingat sa Life Stealer kasi pagka siya yung na-FF dito, napakadali niya patayin. KB. King Badger. King Badger. So, so what you did is zero. So, XB! Oops! OD na naman! For the RNG. Okay. Nako, ang ganda naman. Nakita mo, in-open yung Trent. So, nag-pick ng Trent yung Fnatic. Kaya nila binaban kanina, no? Kasi gumagamit pala talaga ng Trent itong si Jabs. So, ibig sabihin, ang Royal Never Give Up, nag-research talaga. Okay. So, ayun, tignan natin. Parang bata. So, ikaw naman yung tatanungin ko kasi lagi ako yung tinatanong mo eh. Kanino ka pabor sa pick na yan? Ako, for me, Fnatic. Okay ako dito sa kanilang lineup. All goods yan, yung harassment from early game, from the late game, yung pag-scale nila with Life Stealer, magiging maganda. And sa Life Stealer, Matic, hindi na niyang kailangan BKB kasi para mong niloko yung sarili mo nun. May rage ka na nag-BKB ka pa, di ba? Ayan, so RNG. Pero pwede naman kung gusto mong lokohin yung sarili mo. And lagi naman natin ginagawa yun eh. Ginagawa mo? Hindi, ikaw, hindi mo alam ginagawa mo na yan. Pero, unconsciously mo nang ginagawa na niloloko mo yung sarili mo. Dami ko natututunan sa'yo, men. Thank you so much! Thank you so much sa pag-share ng stream! Pero totoo yan, share nyo na guys yung stream natin para maraming manonood. Okay, so tignan na nga natin. Ikaw, sino sa tingin mo mananalo sa laro? Yun lang yung tanong ko. Sa akin kasi, kung sinong mananalo, ang ginagawa ko kasi, tinitimbang ko yung early game, mid game, and late game. And feeling ko itong picks ng Fnatic, sobrang ganda sa
mag-scale siya pagka once na may rad na itong si Lifestealer. Kasi for sure mag-radiance type si Nikes dito dahil meron naman tayong Batrider, Ember and Trent para mag-create ng space sa kanya. So ayun mga chong, it's better to check na lang kung naka-live kami kasi baka minsan naglo-loko yung notification nyo kasi hindi naman lahat. Hindi naman lahat. May mga minsan naglo-loko talaga pero na notification. Pero pakilala muna natin. RNG, Apo, Nae, Lane, Munjakiro, Setsun, OD, Flybayon, Abaddon, and Monet, Forceman. And side naman ng Fnatic, we have Jabs on his Trent, Abed naman on his Ember Spirit, Isis on his Batrider, MP on his Lifestealer, and TJ on his Earthshaker. Yun na nga. Gandang arcana. Napaganda naman talaga ng Planetfall dito. Sana all may ganyan, no? Pero, anong level ng battle pass mo? Level 15. Oh, sa akin, 5. Five. As in 5. Oh, level 5. Naku, mga chong, nagpaparinig. Pero hindi ako nagpaparinig. Hindi ko sinasabing bigyan nyo. Bigyan nyo kami ng levels para makuha namin yung arcana. Sinasabi ko lang. Kasi 15, 5. Lungkot naman. Napakalungkot. Yaman. Pero okay lang naman. Kasi grabe naman level ng BP. Oh, my. Yeah, pero legit yung 5 lang yung akin. Hindi kasi ako. Ito, level 15. No more grindings for Ate Casey. Oo nga yun, nakakamiss siya mag-grind sa dots, pero mas nakakamiss mag-cast. Kaya... Pero mas nakakamiss siya. Ay! De, pero shoutout kay boss Tito Waldo, hello sa'yo. Awesome. Let's go, Ethna. Wala ba dyan? Parang ilang beses ka na nagbe-bet na sa nanalo. Sino Rain? Si... Alright. Si nananali yan sa bet. Pero... hindi namamahagi. Ewan ko. Ayan, ganyan yan si Kalbo. Ewan ko lang. Gusto matawagin mo siyang Baldo! That may chat wheel na ganun sabi ko. Ipopropose ko kay Valverter. Baldo. Ayan. May Kalbo ba dito sa ano? Sa Dota 2 Heroes? Isipin ko. Ogre. Ah, nga si Ogre. Ba, hindi bukod doon. Bukod doon. Si Lifestealer. Kalbo din yun, Min. Si Ember, Kalbo din yun. Ember, Kalbo. Maraming katropa dito. Mahanapan natin ng si Tito Baldo. Pero ito na nga si Ait. Common harassment lang para dito kay Lana with that langis. Nang lalangis lang siya doon. Si Ipin. O nga, no? Si Upin and Ipin. Upin and Ipin. Upsi! Uy! Grabe naman ang sakit, no? Sabi ko sa'yo yun, sakit talaga nung base damage yun kasi ni Trent Tito. Pwede nating makita yan sa mga future games. Hindi lang sa tournaments. Malay nyo, sa Civil War 2, pumutok din dito. So, abangan nyo yung... Abangan nyo yan. Upsi! Teka lang. Umabot. Oh! The disables! Pero tatrabahuhin nila itong si AA. The first blood will go to Jabs. Makukuha niya itong si Afu and Monet. Nanganganib, tinatatlo onto that bottom lane. Yun na. Oops, sabit naman. Common harassment. Common, and nakikita din natin yung matchup na yan lagi. So, in terms of laning, feeling ko lamang naman sa harassment itong Odie. Pero kaya kasi yung mag-farm din talaga ni Ember. Ayan. Kalbong long hair. Hindi ba ano yun? Ang ironic, no? Kalbong long hair. Kalbong long hair. Si, ano yun? Si Boss Village. May ito naman yung DP, di ba? Long hair. Tapos kalbo. Mapanlin lang. Hindi, sabi niya kasi, hindi sa lahat ng oras kalbo. Kalbo ka. Hindi a philosopher sa... once said, hindi sa lahat ng oras kalbo. Kalbo ka. alam mo Village 2019. Village 2019. Ayun na nga. Pero, we'll see kung anong pero mayayari. Lumipat dito yung kanina yung Lifestealer and yung Trent nasa baba. So lumipat sila and gusto nila itapat yung Batrider dito sa Sven. Kasi nga naman eagle si Batrider kapag nandito si Abaddon. Ayun yung hinahabol dito ng RNG. And right now, ice. Gagawin niya na lang is yan. Ayan yung Crips isang magandang i-point natin dito sa meta na to. Mm-hmm. Napapansin natin nung last minor. Yeah. Lahat hindi naman lahat ha, pero ganyan na yung ginagawa ng offlane ngayon, di ba? Dinadrag na nila yung creeps nila and pupunta sa NC. Kasi itong hero ni Ice, ni Ait talaga. Meron siya talagang capability para mag-clear talaga ng mga creeps and also the neutral. Tatlong stack yun, no? Dami niya. Teka, magigiyalo, pero mamatay. Oh, nagigiyalo muna bago mamatay. Pero teka lang, there is the open woods. Mapapatay na nga itong si AA. Nitong si MP. Pero Monet, makukuha niya naman dito si CJ. 1-for-1 kill lang yung nangyari. Pero, teka lang, tatrabahuin nila dito si MP. Wala siyang rage, wala siyang mana, but Jabs.
andito lang sa punuan sa may Geddy. Oh. And mukhang susundan talaga ni Monet and ni Lanen itong lifestealer and yung trend. Yun na nga. Ah. Oopsie! Teka lang! Makukuha naman nila dito si Sanso. Tinago nila dito itong si Ember Spirit at talaga lang makaka-escape. Etong si Tropa, hindi enough yung damage output. Dahil ang ganda ng pagkaka-impression niya dito kay Ape. Diba? Ayan. And again, sa mga kakapasok lang, game 3 na po ng Fnatic versus RNG, guys. And so, it's a do or die game for the both teams. Yes, do or die nga eh talaga ito. Pero syempre, boss, Baldo, okay talaga kami. Okay ka ba dyan? okay ka ba dyan? Okay. Love natin si Tito Baldo kaya. Love, love, love. Mamimigay yan, mamimigay. Pero syempre, don't forget, download B-Game for prediction, Dota 2 news, and syempre, pwede din kayo dyan bumili ng mga bettables. Ang daming pwedeng gawin sa B-Game, kaya true. Guys, download na kayo. Download nyo na yan. And don't forget, next series, meron tayong Arcana giveaway and plus 5 pieces na 15 diamonds for B-Game para sa mga betlords. Pero teka lang, eto na nga, the stun para dito kay Trent. Tatrabahuhin nila dito si Jabs, magtatago. Oh, the escape, it is there. Lanem, nanganganib pa nga, pero ginawang yellow. Etong baka, magpukuha na ba? Oh, MP, makukuha niya si Lanem. Hindi naging yellow ng tuluyan. Etong si Earthshaker. At teka lang, nag-escape. Oh, teka lang, Jabs, ng AP pa! Wow, so, grabe naman. Daging buzzer beater yung nangyayari. Bounty. Yes, yes, yes. Feeling ko makakukuha to ni... Ay. Teka lang, itong si AA, makukuhaan pa nga. Oh, oh, grabe naman sila na dito nakuha niya. Hindi ng bounty, hindi niya pa makakahabol. Hindi pa siya makakahabol dun sa bounty na yun. Oh, the stun! The stun! Grabe naman yun! Agawan kong agawan. And apu, hahayaan na lang nitong si MP. Grabe naman yun. Sana all. Sana naging bounty na lang ako. Pinag-aagawan. Pinag-aagawan. Sarap maging bounty, guys. No lang. Pero yun na nga. Ang ganda ng nagawa dito nitong RNG. Somehow na-delay nila dito si MP sa kanyang pag-perform. Kahit na unting panahon lang yun. Oh, medyo and kasi dito sa pag-carry ka kasi, every second counts talaga. Yes. And every creep counts. Every creep counts talaga. Kumbaga, so pag na-delay ka, nakait ka ng konti, di ba? Oo. Yung isang yung kabilang kalaban, no? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pag-perform. Mahirap. Ikaw, nakakait ka. So, malaking kalamangan yan para sa kanila. Oo. Pero, ayun, gusto ko lang i-point out dito sa meta natin ngayon. Teka lang, ito na nga mukhang pinpoint muna nila dito. Itong si Abed, slide of fist that is there. But hindi nila makukuha itong si Shetsu. But nope! Tinali, kinalad ka! And there goes Shetsu. Pero makukuha naman ni Shetsu itong si Abed. Sumabog. Na ano eh. Kumbaga nakabawi pa din. But wait lang ako. Ginugaw ngayon dito. And mamamatay na nga siya from the hands of a Fnatic. Naging yellow yung puno. And the job makukuha siya. Milan and what a play right there. 5-3 is the score. Ito ha. Against to sa sinabi natin na less action. Dapat nga, after no? 10 minutes, di ba? Ito, maraming action na nangyayari ngayon eh. Siguro dahil yung sa pag-a-adjust ng laning nila kanina, di ba? Dalawang beses sila nag-adjust ng lane. Ng lane. Kahit paanong run ka, pag-aagawad ka. Pero teka lang, ito na nga si Ice. Kinagaw siya dito na itong si Flyby. Palipad-lipad lang sa may Gedly, pero mabubuhay sa Jaan. Apet, tinagot na itong si Setsu, pero... sa top lane, pumoposition sila dito for Monet. Delikado siya dito ngayon. Mag-root. Nako po, may fissure pang follow-up. The rage, it is there. And Monet, in danger with the body blocks. Monet, makakapag-stun. And nako po, magiging yellow ba yung puno? No, P, makaka-escape siya dyan. Now, nakakaurat yung ginagawa ni Aitaytay. Yan, yun yung gusto kong i-point out kanina. Yung mga offlaners ngayong meta, ganyan yung ginagawa. Kasi, aside from nakukuha nila yung creep wave, pwede din nilang makuha yung neutrals. So, mas mabilis yung pag-level nila compared dun sa nagpa-farm na carry on the other team. Yung lineup kasi dito, yung Batrider, yung match-up, yung Batrider at Abaddon. Talagang yun lang yung choice na pwedeng gawin ni Ice dito. Yes. Dahil, di ba, Abaddon yan eh. So, pag nag-lane ka dyan, medyo mahirap, di ba? Mahirap diba? Talaga. So, ayun na nga. And, mas okay. Actually, mas okay yung Abaddon compared to Sven. Kasi mas walang magagawa si Sven dito kay Batrider. Diba? Ayan. So, 4-5 na nga score natin ngayon dito. Hindi tinuloy yung fissure. Pero, teka lang, igugubo dito itong si Abed. Oops, the TP, it is there. Oh no! Dito siya, Isis! Dito na nga din yung fissure. Tinali, ginugo! Inakaladkad, sinusunog ngayon itong Zetsu. But, grabe! Yung... backup.
a backup na yun from RNG. And right now, Isaiah is gonna go. Nakatago. Mamamatay na nga dito itong si Jobs. Si Jobs, sila pa yung nakuhaan. And what a play right there by RNG. 5-5 score natin. Yung backup na nangyari dito sa side ng RNG, ang bilis. Bayad na bayad. Naku, teka lang, wala akong makalarong mga offlaners sa pub. Ow, walang mo. Ako, pag naglalaro, Matic, support na agad talaga ako. Kasi dito sa C, mahirap yung mga ganun. Pag, ako, no comment. Kapag sa C kasi, kapag nag-core pa ako, ewan ko. Anong mangyayari sa amin? So, kailangan talaga mag-adjust. Magandang praktisan talaga ng skills mo yung MMR sa C. Kasi tangkans eh. Totoo. Kumbaga, dyan mo subok na subok, pero naku po, subok na subok yung pagiging yelo. Nung baka DJ mo kukuha ni Flyby onto the bottom lane. And grab it. Diba? Pero teka lang. Tatagal yung rotation nitong si Earthshaker, pero makaka-escape doon nitong si Ember. And also yung dagger kasi ni ES dito, medyo madedelay. Once na namatay siya, namatay. True. So, tignan na lang natin kung ano pwedeng gawin. Hindi ko po ate si Ray. Ganda naman. Hindi ko po ate si Ray. Pero, nga, no? Somehow. Somehow. Ang dami yung Eva. So, somewhere, somehow. But, Flyby, minangab-ngab nitong si MP. Pero, mabubuhay siya dyan dahil dun sa mga creeps eh. Pero, teka lang, dito lang nga ngayon itong si Jabs. Mananapak pa. Oh, no! Grabe yung Ice Bat! The Fisher Deal! Para matigilan sila dito, pero masasampal pa din mo na itong si Ite. And right now, dito lang si Abed. Wala siya magagawa as of this moment. Kailangan pa niya magpakaba. Dito naman sa my bottom lane, nang-aasar lang itong si Jabs. And they will be taking some bounties right now. Jabs will try to TP out. Makakatipin naman siya doon. Dito na nangyayari for the RNG, ah. Yes, kumbaga, so hindi na de-delay yung farming ni Sven. Na-counter out, pero tuloy-tuloy. And also, napag-re-react nila dito yung side ng Fnatic. Mm-hmm. Kung ano yung ginagawa nila, no? Yes. Kumbaga, napipigilan nila yung Fnatic sa kung ano yung gusto nilang plano gawin. Yes. Kung ano yung direct ang plano nila. So, parang dahil sa ginagawa ng RNG, napipilitan yung Fnatic na ibahin yung plano nila. Pero itong ano, ha? Itong side ng, nung lineup ng Fnatic, maging scale siya once na may run na nga itong si Lifestealer. So, kailangan nilang i-hold ng konti yung game. Teka, delikado talaga. Mamamatay na ha! Dinilip, pinagsakam pa ng mundo nitong si Setsu. Ang bigat nun. Kumbaga, all in talaga para kay Ember, which is good. Kasi which alam good nila kasi na kailangan patayin talaga. Oo. So, yun. Good prioritization from RNG. But AA will be able to TP out. Walang pang-cancel. Itong si Lifestealer at Flyby. Maganda eh. Maganda yung ano dito. Yung abado ni Flyby. Nususustain niya yung bottom lane and napipigilan niya yung harassment na ginagawa nila dito. And also yung naku-queue sa kanya na item build. So, maganda yung Flyby. Delix pa nga. Naku po, teka lang. Flyby na pop na. Ang hirap talaga. Kung anong borrowed time. Kumbaga, papatayin mo na eh. Pinap na agad yung borrowed time. Pero after naman siguro nun, pwede na silang mag-go. But right now, andito na. Kinakalad ka at sinusunog na lang dito. Itong si OD, but he'll be taken down right away by Ice. Ito naman. Oh, the overgrowth. Pero andito na Ice, but wala kang borrowed time. Makukuha kita, sabi ni MP. There you go, si Sonic Killing Spree. Maroot na ba dito itong si Lan M? Teka lang, aabot. Oh, the wall breath. Nandito na nga. Naroot at last. And MP. Delikado na itong si Lan M. Mahirapan na siya maka-escape. Jabs will be finishing him off. Pwede na mag-push sa bottom lane ang Fnatic. 3-man down for the side of RNG. And goods yun para sa Fnatic. Para sa Fnatic. And 12 minutes on the game. 8-8 yung score natin. 1K gold advantage for the side of Fnatic. Uh-huh. So, ang ganda ng ginagawa dito ni Isa. First item travel. Yun yung usually na nakikita natin ngayon sa Bad Rider. Movement speed, no? Hindi, usual kasi, dagger. Dati. Mm. Dagger. Pero ngayon, mas okay nga yung boots. Kasi dalawa kasi yung TP. So, sobrang convenient talaga para sa Bat Rider. Sobrang convenient. And movement speed-wise, mas okay. Hmm. Di ba? Mas okay. Fnatic. Ako, Fnatic yan si Noreen. Naku, yan pa ba? Yan pa ba? Pero teka lang. Oh, humahabol! Siguro sa first 10 kills nakabet to si ano? Oo, si kapahan na kayo mga best. Oo, yung mga betlogs, betlers dyan. 8-8 na po yung score natin dito. So, sino makakuha ng 10 kills dito? First 10 kills. Sa pinapakita ngayon ng Fnatic, I think they can take it. Ako, Fnatic ako. They can take it. Fnatic. Kasi meron tayong Bat Rider dito na pwede minus na. Minus 1. Once na mag-cooldown na mag-cooldown yung lasso niya.
Yon, Ekong Ekong pet. Malulang talaga yung kinakailangan dito ng Fnatic. But right now, teka lang, gumugusto nga sila sa may top lane. Pero nasa Saitan dito sa Ice Ice. Itong si Apparition nakulong sa Fissure. Itong si Flyby. But Ice Ice Ice, nasa Gedli lang. Sinisignalan siya. Makikita niya dito itong si Apo. Pero meron na nga siya dito. No! No! Tinali! Makukuha! Mamamatay itong si AA! 8-9 is the score. Pero nandito lang si Monet sa may Gedli. Tignan natin kung anong mangyayari. Tingnan natin. Kalbo ka ba? Teka lang. Andito ka. Nako. Si Boss Eric. Pero teka lang. Hindi. Ah, hindi. Ah. Okay. Robby, famous ka naman. Ah, may merong ano? May surfer ka. Merong ang tawag dun? Poser? Teka lang. Nako, si Abed. Double damage. But nandito sila na yan para tumulong. Pag nabait dito itong si Abed, which is si... nangyari. Pero teka lang, may nagaganap na nga dito ngayon. ICSS will have to fall back. At napap yung ewan ko kung pinap talaga ni Sven yung God Strength niya para sa pagpa-farm. Diba? Ayan. So, tignan natin kung anong mangyayari. Siguro wala pa kasing actions masyado. So, itong SS ni Sven, good talaga siya pang farm kung hahapin niya yung kanyang item. Ayan. Pero tignan natin. 8-9 is her current score. Ayan. Ikaw. Ito, 8-9 na yung score. Mati-10-0 ba ng Fnatic? Or mauuna pa yung RNG? Depende kay... kasi wala kasi masyadong mag-rotate dito sa RNG, di ba? Teka lang. Uy! Afu! Hello? Afu! Hello, Choppy? Afu! Ay, naku po! Uy! Ay, hindi. May teka lang. Kasi. Natakot sila kasi masyadong malalim yan. Itang eh! Pero goods yun. At least nag-iingat yung Fnatic. Alam naman natin yun yung pangyayari. 7 days na ban! Grabe naman yun! Napakasakit! Pero tiga lang! Ito na. Parang 7 days kang di pa matigit. Crash na overgrowth! And mukhang si AA mapagtitripan na naman! The stun para kay Spin! Pero Apu! Ginugo na nga ngayon! Nandito na nga! Oh! The Echo Slam nila pag sa mukha! And Apu will be taken down by Abed! First and kills will go to Fnatic! Double kill pa! Para dito kay Ember Spirit makukuha niya na din kasi etong si Monet na sobrang napipigilan sa pagwa-farm. Grabe yun. Grabe yun. Ay, naoon lang. Easiest money of my life talaga para kay pero vocals. Yun nga ang problema kasi dito ng side ng RNG. Mm-hmm. Walang masyadong pwedeng mag-rotate. Yung Sven lang eh, di ba? Once na may dagger na siya. Andyan si boss. Gagayin ko. Alright. Fire him up! Bagay sa'yo, ano? Siyempre, idol guys. Pero siyempre, may next series pa tayo, which is Fnatic versus Team Secret or Pain Gaming. Ayan, so malalaman natin kung sino ba ang aabante. Okay, so baka naman, boss, ginaya kita at baka may TF tayo dyan. Nanalo ka naman. Loko lang. So, tingnan natin. What will happen dito sa laro? Given na kuha ng Fnatic in first and kills, magtutuloy-tuloy kaya hanggang late game? Or will RNG kasi, be able to kasi, nakita natin yung network dito. Yung LS, ahead siya ng konti sa network. Pero naman, tali na naman yung APA. Yun ang problema ng APA. Nako! Susunod pa ang Monet! Nako, ang hirap nito. Namatay na naman si Monet. Another second, another span of time na hindi siya makapag-form. And again, yung question mo kanina, anong mangyayari sa game na to? Ayun nga, once na nabigyan ng magandang space itong lifestealer, which is nangyayari na, ha? Oo. So, yung plan ng Fnatic dito, hindi nag-off eh, di ba? Talagang online lang sila. And yung gusto ko yung point kanina, yung sa RNG, walang masyadong magro-rotate nga sa kanila eh. Talagang magpo-farm lang sila para makuha yung mga key items nila bago sila mag-clash, diba? Oo nga, no? Ang magro-rotate lang dito once na may dagger ng Sven, kung magda-dagger siya agad, ah. Pero mag-aano yan? BKB dapat eh. Kumbaga kailangan dito ni Sven ng BKB. Dagger BKB dapat kasi kailangan niya talaga ng dagger. Walang mauuna dyan, diba? Si Jakiro, Apa, Abaddon, puro Abaddon, naka-frontline lang yan. So kailangan talaga nila ng initiator. Ito naman sa side ng Fnatic, kompleto sila. Meron silang Batrider and ES para mag-initiate. And also yung Ember, di ba? Ember na hero ngayon talagang mahirap once ang hirap na may action. Hirap talaga. Sobrang, kumbaga yung damage output, ang lakas. Ang hirap ang patayin. Hindi siya ganun kaunat. And ito ah, wala silang masyadong panghuli. Yung OD lang at saka yung Sven. Sven, oh. Pwede si ano eh. Pwede naman dito yung Ice Pack. Actually, sila yung OD, basta yung apat maganda, kung magkoconnect lahat. Kung magkoconnect. Pero kung yung kumbaga, yung katulad ng mga heroes na Batrider, yung sure lockdown, talaga, sure lockdown. Wala silang masyadong hero na gano'n. Aside from Sven and OD nga, yun nga. So, kailangan pa talaga nila ditong iayos yung setup just for them to
to win a clash. At least, di ba? And what time TNC tomorrow? You just have to wait for tomorrow's announcement. Oh, wait, tomorrow's announcement. Malalaman natin in bukas. Di ba? So, chill lang kayo dyan. Follow nyo lang ang nimo.tv/LuponWXC para nga mas updated talaga kayo. Pero teka lang, umiikot na dito itong si OJ. Ako, teka lang, dito na din si Ait with that lasso. Nagkakitaan, tinago, nahuli siya dito. Pero nandito na nga, meron pa nga nung follow-up. Papasok naman sila, Bear is the Fisher. Naku po, nandito na nga, nagkakapatay. Nice, Ice, mamamatay. Setsu will be the one to finish him off. Ako, makukuha naman dito na itong si MP on the back lines. Teka lang, nagkakaroon na nga ng sampahalan dito sa my deadly. Oh no, may echo itong si DJ. But di pa nakukommit ngayon, tinago. And right now, buyback will be committed. There's the stun and a bit. Mamamatay from the hands of Monet. Ang ganti na nga api. Tinago niya ang kanyang sarili. Pero teka lang, Monet, ginugunga ngayon dito na itong si MP. Tinali. Nako, wala ka kawala ng echo. Pasa mukha. Mamamatay na nga. And Monet makukuha ni Ice. Hindi pa nga tapos dito yung RNG together with Fnatic. Grabe naman yung bakbakan. It's almost a minute clash. Hindi pa rin tapos. Habulan pa rin kung habulan. Ice. Makukuha siya ni Setsu. Pero flyby. Papalagan. Uy, wala na siyang ano ha. Wala na siyang burrow time as of this moment. What a fissure. But the ice bat all to that too. Delikado. Pero may rage. May rage si Tropa. But there's the ice blast. No regen para kay Tropa. So, delikado dyan si MP. At susunod na nga yata dito itong si Trent. Nang jujung colors na lang dito itong si MP. One more hit. He'll be taken down. The fissure in is there. Papalag naman. Pero makukuha pa din dito nitong si Flyby itong si MP. And right now, magiging yellow si Ember. Susunod pa nga sets to taking the kill. And Jabs nabigyan pa ng dust of appearance. Pero he'll be able to escape dahil nakakatago siya sa punuan. Pero sobrang sama nun para sa Fnatic. Oh, grabe. Ganun, no? Ganun yung clash niya sa kanina, no? And dieback nga dun yung ating bat rider. And dieback, also, yun. Ito kagandahan kasi sa pagka nagsama-sama yung RNG, yung sustain na ginagawa ni Sven at saka ni Abaddon. Nakita mo kanina, nina-right click sila ni Lifestealer, pero walang magawa dito si Lifestealer. Naku, yun nga yung mahirap. Ang ganda din kasi nung ano, ang ganda din kasi nung ginagawa dito nitong si AA. Kumbaga yung positioning ng Ice Blast, AA, ang ganda nun. Hindi siya nakuha agad. Kumbaga, well, let's say, napatay agad siya, but it cost them the buyback. Pero sobrang worth ng buyback niya compared dun sa Batrider. Oh, kasi yung Batrider, position siya yan eh. Kailangan ang item na itong si Apa kasi naging ally siya, tinan mo, right now, boots and stick lang, sapat na. Diba? Position 6 yung nangyayari sa kanya. 6 talaga. Pero yung Fnatic, hindi natin masisisi si Earthshaker kung bakit niya kayo namit. Kahit sobrang sama ng echo na yun, he just wanted to burst down itong si Sven. Which is, maganda nga naman, na-burst down nga naman nila. Kaso, mas kailangan kasi yun sa ibang part ng clash, which is yun nga, nung kailangan na hindi na nila na iba to. So, nahirapan na yung Fnatic doon. Gusto ko yung point ni Tropa, sloppy play eh. Sloppy play yung Fnatic, dapat regroup na lang muna. Oo, kasi masyado na silang nag-overextend doon. No, masyado na sila, tapos nag-overextend pa. Ayun talaga, kumbaga, okay na eh, kumusto ka pa. Eh, DG. Ayun, nabigyan ka tuloy. Pero there's the ice blast. Pero pa macro fire, mabu-burst down. Ma-ice blast pa nga! Paalam, kaibigan! Jobs makukuha ni Afu with the ice blast. Ang ganda nun. At saka gusto kong i-point kanina, yung front line na Aba doon, sobrang effective kanina. Sobra. Hindi siya namamatay. Kumaga, oo, mabilis siyang makuha. Pero kasi by the time na mapatay mo yan, nakakuha na din ang isa dito yung RNG. Which is, understandable kasi magiging 1-for-1 trade and papabor pa sa RNG if ever man. Diba? So, ayun, ang ganda talaga ng Ice Blast. So, right now, 22 minutes on the game, we have only 1k gold advantage for the side of RNG. RNG na yung lamang ngayon, ah. RNG na nga. Dikit pa rin naman yung laban. Pero yung net worth kasi dito ng RNG, yung tatlong core nila. Mataas. Ang ganda nung net worth. So, ito lang si Lifestealer lang yung medyo may farm talaga sa Fnatic. So, antay natin dito. Si medyo naging behind kasi dito si Ember Spirit kasi kailangan niya talagang gumalaw ng gumalaw eh. Yes, isa pa yun. Pero teka, eto na nga. Makikita na nga natin dito yung Infest Bomb kalagkat ng Fnatic. Kapag napaka Uber talaga. Kaya na nga, grab ride. Teka lang, tignan natin yung grab driver natin kung anong gagawin na dito. Makobo! Grabe naman! Ang ganda nung ngayon. Pop-up nilang yon with the Fisher. Hindi maitatago ni Odie ang kanyang sarili. And Apu, makakasimi out. Sayang naman talaga yun. Hindi
umabot. But still, okay naman. Oh, ito yung sagot ng Fnatic ngayon sa RNG. Kailangan nila talaga nga mag-pick off kasi doon sila malakas. Yun, doon talaga sila malakas. They have the Batrider and the Lifestealer. Plus Ember pa. Diba? May Ember pa. So, offensive-wise, napakaganda ng Fnatic. Pero kailangan lang talaga nilang mag-ingat sa mga counter-initiations na ibabato ng RNG. Andito na nga! Grabe naman talaga yung overgrowth sa tatlo pero mamamatay muna siya. No follow-up from Fnatic. Pinap niya siguro yung overgrowth just to escape. Pero naabutan pa din siya ng disables. Grabe siguro yun. Buy time na lang yung nangyari doon. Buy time na lang talaga. Pero, and tama yun si Tundok Poggy. Kanina doon sa clash na yun, kaya sobrang tagal. Ang ganda nung sustain ni Abaddon. Hindi siya namamatay and nasusustain pa niya yung mga kampi niya, di ba? Ako, malabo 180. 1080 din yung grabe. Okay lang yan. Mas malabo okay pa rin yan. Sila. Ano. Pero syempre mga sir, kahit gaano kalabo ang buhay nyo, malinaw pa rin ang mga streamers natin na mag-stream sila. So yan, yeah, like nyo kanilang page, CKC, ayan, KCNA, Easy PC Gaming, like TZ, Shola to Hate, tama ba? Shola to Hate, tapos Risk Nativitat, and Alec Only. Ayan mga sir, so, nandito, si Sir Mike, yung. And si Axel WXC, si Shan Shan, PH, like nyo na guys, ha? Kike Sarap, and si Jovi, Physics Jovi. Like nyo yung mga pages nila, and follow nyo na rin para if ever mamag-live sila, eh, manu-notify ko kayo. Okay, so, shoutout ko sa inyo lahat. Sir, mamusuhayin na. Ako, mga tsong, kahit naman sino eh, ganyan libre din dati. Libre lang ang mangarap, di ba? Oh. Tayo nangarap din tayo, and dream come true para sa amin, and eventually, diba? Ah, sipag at syaga lang, guys. Kaya nyo rin makamit ang mga pangarap nyo. Hindi, at saka, pag kasi ikaw nag-a-analyze ka sa bahay mo mag-isa, bukod sa mahahasa yung Dota 2 knowledge mo, mahasa ka na din dun sa game. Kung baga, pwede mo na din siyang lahat may-apply, diba? Eh. Meta, connected. Yung mga heroes, yung mga picks at bans. Kaya, guys, pagka wala kayong magawa sa bahay, mag-analyst-analyst din kayo. Matututo at matututo. Mas... Gaya nga nang sabi ni ano ni hindi ko alam kung sino nagsabi sino pero nagsabi lamang ang may alam daw. Lamang ang may alam, di ba? Ako ba? Oh, sige, ikaw na lang. Sige. Pero ayun nga, kung sino man nagsabi noon, basta mas maganda talaga yung meron kang alam, di ba? Kasi kahit marunong yung isa, kung alam mo din yung ginagawa niya, kaya mong gawin, di ba? Oy, yun, at yung si Chris Bitangkol. Tama oy. Guys, mag-stream ako bukas ng I think umaga. Sa page ni Kuya Nick. So guys, yeah. Abangan nyo and like nyo na. Wow, so naman. fb.gg/kaselina with the A. With the A. Okay, so 16-16 is our current score. Even up pa rin ang ating laro. Even out pa rin ang ating laro. Tingnan natin kung sino ba mag-tip ng balance. Oh, kailangan lang natin dito makakita ng magandang echo. Para sa akin. Kasi kailangan nila ma-burst dito yung dalawang support ng RNG. Kasi yun lang yung kaya nilang i-burst as of now. Diba? Kasi yung Abaddon, hindi nila pwedeng FFin yan unless meron silang sagot dito. I think, Silver Edge? Pero sino mag-Silver Edge dyan? So, kailangan nilang itira yung Abaddon sa crush eh. Kasi hindi nila pwedeng FFin kasi sila yung ma-FF once na si Abaddon yung unahin nila. Pwede din dito mag-Vessel yung Fnatic. Vessel, yes. Vessel or... Para, actually, good yun sa lahat eh. Good yun sa lahat for the side of RNG. Kahit, kasi kung mayroon silang vessel, matitigilan nga yung kanilang... grabe naman! In all in! Sa illusion! Wow! Ang ganda nito! Ibig sabihin yung Fnatic, mayroon na silang information. Wala nang macro fire. Pwede na tayong mag-push sa isang mag-push lane. Kasi ang bilis nila. Pang clear. Ang bilis pang clear ng macro fire. Yun ang gagawin nila siya. Totoo. So, andito na nga ngayon sila. Ngayon, wala ka macro fire ngayon. Papalag kami. Tignan natin kung ano gagawin nila. Magbaback sila ngayon. They chose to fall back. Wala kasi si Ember. And right now, MP mukhang siya yung mahuhuli dito. Ngayon, may rage na dito. Pero nako, mag-TTP out na lang siya dyan. Which is a good thing to do. Makaka-escape pa nga dito. So, okay lang. Kasi, at least, nandito na ngayon RNG sa baba. Fnatic now knows na pwede silang dumiretso sa top. Dual breath lang daw yan. Ah, dual breath lang. Dual breath lang. Okay. Sir Mike plays daw. Hindi ba? Okay. Ay, oo nga, ando mo pala yung macro fire. Sorry, yun pala. Sorry. Pero yun nga, good point din yung nabasa ko kanina. Si Abaddon kasi, pag support niya ba, ang hirap niya nang patayin. What more kung may item siya, di ba? So, medyo kailangan humanap ng sagot ng Fnatic dito sa Abaddon. Kasi magiging sakit nila yan sa ulo later on. Totoo. Yung Abaddon kasi, yung kada hit niya, meron siyang silence, di ba?
So good item din siguro dito for the side of Fnatic is yung Halberd. Kasi hindi lang naman nila pwede iba to sa Abaddon. Pwede din sa Sven. Diba? So, also the OD. OD. Oo. So good item talaga dito yung Halberd. Which is meron na nga si... Ayan. Nadinig. Lifestealer. Nadinig ka. Good item talaga yun. Advance siya mag-isip. Pero tignan natin ha. 2K gold lead na for the RNG. Lumalamang na nga si Sven dito in terms of farming. But... kasi yung Fnatic merong invest bomb dito. Pwede nila tong iyan eh. Pwede nila tong i-pop anytime soon or anytime na gugustuhin. Ayan. May silence din kasi. Totoo, yun nga eh. So, let's say sakit sa ulo talaga. Napakasakit sa ulo niyan. And right now, makukuha na yata dito itong si Jabs. Yup, there it goes. Nagpapunta na overgrowth. But still, si Jabs is taken out by money. Grabe, ayaw niya talaga ma-OG dito, no? Oo, ayaw niya ma-OG. Napamanta na. Which is good. Para kasi pag pinap mo yung marurot ka pa rin kasi kanina pahirap talaga yan. 17-16 is the current score. 20 minutes into this game. 2K gold feed. RNG merong nahahatak. Naku po, ang hirap niyan. May Atos pa nga para matigilan. And si Batrider ang ganda. Counter on. The Macrofire will be pop right now. Atak po. Papalag na nga sila dito. Pero Lanim na mamaga. Makukuha siya nito. Si Abed. And right now, Jab na pabuyback. The Sure will be popped as well. So, patay na naman. Double kill for Abed. Makukuha niya din dito itong si Afu. Patay na nga yung dalawang supports ng RNG. Okay, so... And may tanong siya, yung Halberd ba pwede maalis ng Manta? Ah, hindi. Hindi ata. Kasi pag nag-BKB, naka-Halberd ka, Halberd ka pa din eh. Oo, ganito diba? Kasi, pagka nag-BKB ka, tama yung sinabi mo, nga, ayoko na ulitin, natama-tama. Mm-hmm. So pag, hindi ko lang sure ha, hindi ko pa kasi natatry eh. Hindi ko pa natatry mang dodge or mang tanggal ng Halberd using Manta. Hindi naaalis sa Manta. Hindi naaalis, di ba? Or kahit naman ano yata mangyari. Pero teka lang, may magbogoba dito. Oh no, Setsu will try to TP out. Papalaga naman sa dyan. So, minus 1 second pa din na BKB. Oh, malaking bagay yun. Malaking bagay yun. So, thank you sa mga sumasagot. Maraming salamat. Thank you sa mga aid po guys. Di ba? Healthy conversation has to be. Oh, healthy conversation talaga tayo dito. Kaya, so, tignan natin. Mas healthy pa sa'yo. Sa'yo? Hindi, ah. Sa'yo. Healthy ka ba? Hindi naman. Loko lang. Pero, ayun ang tignan natin dito kung makakapalig pa ang RNG. Ewan ko ba sa'yo, JB? Healthy ako. Ah, healthy ka? Oo. Ayun nga, hindi ko pala yung isa ko pa nakilalang healthy living. Kasi yes, I don't drink soft drinks. Ah, okay. So, thank you. SKL. Pero back in the game, 1K pa rin na. Pero ito na nga, Atos. Good counter to para sa Batrider. Bawal siyang pangaladkad. Mangi-invest bomb pero hindi yung masusulit. But BKBs will be pop right now. Papalag sila dito. Oh no! Si Ben naka-GS. Pero itong si DJ, tamang farm sa Gedli. And kasi alam niya, magbaback na lang dito yung RNG. So, why go, di ba? Why go? Kasi magbaback na lang naman tayo eh. Hindi na nila kaya sa clash itong RNG. Ha? Yung camera? Oo nga, no, bilis. Hindi ko alam. Hindi. Oo, totoo yun. Eh, ay. Safety. Hindi ko nabawas. Hindi ko. Totoo yun. Hindi ako nainom ng salt drink. Pero matakot sa milk tea. Ay, yung sarap kaya ng milk tea. Real talk. Real for me lang. Kasi sweet. May ligaw sa sweet. De, pero yung sugar content kasi, di ba? Ano, binabawasan ko. Anong point ng pagbawas mo ng sugar content kung meron ka din namang ma-intake na sugar? Pero teka lang, uy, good escape from DJ! Bakit? Gusto ko lang. Pero naka-escape si DJ. Soft drinks. I don't drink soft drinks. Soft drinks? Hindi ka pa nakapagpa-adjust. Hindi ka pa nakapagpa-adjust. Usapang braces. Pero ayun na nga, papabilty kayo. Uy, thanks! Hindi. Narain! Pag may buhok ka na, pag mahaba na yung buhok. Ay, oo. Pag boss, pag nagpahaba ka ng buhok, magpapamilty ako kahit ano, sige. Turo mo lang. Basta ikaw bumili. turo mo lang naman eh. Pero yun na nga. Sobrang close ng laban ng RNG. And if nakita mo rin yung sustain na ginagawa dito ng RNG. They have the pipe. They have the yung skills vent, di ba? Warcry. And also, they have the Abaddon for this another sustain. So, ang hirap nila, kahit ba maibitaw yung Echo eh, once na maunahan nila ng pipe, wala silang mag-burst talaga dito eh. Oo.
pag umababo ko. Sus, hindi ka nga namimigay ng item kahit panalo ka, mas posible yun. sagot. Pero yun nga, back to the ball game tayo. Tignan natin kung ano mangyayari dito. Ayan, sample ang mga boss baldo. Hindi ka alam. Talaga ako, papapansit ako ang lahat ng pwede. Pagka nagpahaba ng buong si Boss Norin. Kaso nakakalungkot yun, ah. Kasi wala nang kasama si Kai. Oo. Kung, wala kung na baga, yung brother. Iniwan. Depende na lang kung mangiiwan talaga. Nagkabuhok na si Ipin. Oo nga. Pero gusto kong makita yun, may buhok si Ipin. May buhok si Ipin. Parang ang weird, no? Ang weird. Kambal kayo, tapos yung isa may buhok, yung isa wala. Malungkot yun. Parang, ano ba yun? Ano ba yun? Teka na, tignan natin kung gagawin dito. Flyby, nagde-reward. Mabibigyan na nga multiple disables, pero magbabakot dito ang Fnatic. Ayaw nilang mag-go. They wanted to play it safe. And Flyby. Kuna, sobrang kuna talaga dito ni Flyby. Having that radiance in the pipe, kaya ang sabi mo kanina. Sobrang ganda ng kanyang sustainability. Ang and, hirap nito. Para sa side ng Fnatic. So, wala silang magawa. Wala silang maisagot, may reply dito sa side ng RNG. Kundi mag-farm na lang din muna. Okay dahil, na lang. Oo, dahil yung pick-off nila dito, bumababa yung chance. Dahil ang punat na nga. And hindi naghihiwa-hiwalay itong side ng RNG. As is Ben lang yung humihiwalay dito. At ayaw yun ng Fnatic. Kasi with their current lineup, gusto nila, mabilisan yung pag-kill. Kasi once na makakill sila ng isa, they can proceed to another one. Pero kung matatagalan silang mag-kill ng isa... Maka-rescot. Uy! Teka, tignan mo ha. Ang tagal nilang mapapatay dito itong si Spender. Papalag na! Nakapag-BKB pa! Papalag naman! Still MP taking money down. They have to hold back. May buyback si Spend. BKB will be back. Pero naka-overgrown double what? Kill for Setsu! With that eclipse, MP and Jabs makukuha do. sorry, hindi ko na pigilan. Natapos ko naman yung sentence. Pagpasensyahan nyo na. Hindi ko inaakala, pero 19 to 19 ang ating score. Masama yun sa script. Masama yun sa script. Scripted ang lahat, mga chong. Ang maganda doon, natapos ko yung sentence. Ang iniisip ko, pipigilan ko yung salita ko. Para lang mapigilan ko yung digay. Hindi ito, diretso eh. Tumuloy, tuloy. Shoutout kay Maring Shola. Shola to hey. Serious kaya, di ba? Serious ata sila, pero teka lang, dito na nga. Delikado ngayon si Ember Spirit, mababurst down si Zan. So, having that side of Vice, napakagandang item nga nito for Odin. Ang gandang ano nun, ang gandang antawag nun. Ito, chat wheel. Ganun chat wheel nun, no? Ano to, sa'yo. Pero yun na nga, naka... At least masaya ka, yun yung mahalaga. Thank you, JB, for making me happy. China. Ay, natawa ko eh. Di ba? Natawa ka na sa... Sobrang... Ganda ng trade pa. Kasi ito nga, we have the preview of the Roshan. Oo. Kumbaga, ikaw as a Fnatic fanboy, tapos nakikita mong ginagawa ng RNG. Pero respect mo na lang talaga. Ang ganda kasi pinapakita nila dito. Bali yung game 1, nagtansa lang sila. And ito, nakita na nila yung tamang lineup para sa kanila. Oo. Ito na talaga yun. Sabay ito. Sound effect daw na o ano yung eclipse, no? Blagadong talaga. Pero right now, they're taking the Roshan very quick. Natupig kasi medyo tagalan siya. Pero hindi naman kasi makakabalang Fnatic, so why pa diba? And sa mga nagtatanong kung kailan ang laban ng TNC, tomorrow. Kasi kami nagtatanong bukas po, guys. 6 PM. Ayun, 6 PM po ang start ng ating series. Ayun! Ayun nga, versus OG. Versus OG. Okay. So, group D po ang maglalaban-laban bukas. Bukas pa yan. Tignan natin kung anong mangyayari. So, ikaw, Casey. Nasasatisfy ka ba sa ginagawa nitong si Ember? Si Ember? Hindi ko pa masyado nakikita yung impact niya. Kasi once nakikita mo yung impact niya pag nagkaroon siya ng ag. And ang hirap kasi, maganda naman yung ginagawa dito ng Ember ha. Kasi nakahabol na siya. Nakahabol na siya kahit papano. Kasi yun nga yung lineup ng RNG, sobrang taas ng sustainability nila. So ang hirap. Uy! Grabe yung hex! Grabe naman talaga yun! Ang ganda na pinakita nila dito! Makukuha nga nila itong si Ice kahit nasa Gedli lang. Ganda naman! Ang ganda ng pinakita dito ng good item choice din kasi talaga yung dito. Ang cute nun! Saan yata? Pang matataas na yata na level. Kasi ayaw nga pala, 5 lang. Sorry, level 5. Level 15 lang ako. Hindi na ako magsasalita. Pero yun, tignan natin. Kasi di na magkakamali kamay na nila kayo. Hindi nga yung mahirap dito eh.
Pero sa Fnatic naman, ang maganda naman sa kanila is still hindi naman sila sumusuko. Nilalaban pa rin. Humahanap at tumahanap talaga sila ng sagot pa rin dito sa side ng RNG. Kaso ang problema pag nagsama-sama itong RNG, hirap. Delikado na talaga. So, tignan natin. Korean champion. Thank you, Papi. Pero right now, jump na sa likod. Ice Blast. Ibigay. Matatamaan. Oh! Wow! Taking MP down. Buyback in his ear. Oh, meron pang overgrowth. Tinatali ngayon dito itong suspend kit. Naka-BKB. Mas-zone out siya dyan. Kite it out. Pero teka lang. Sensu taking jumps down. No. Delikado. Echo slam. Kaya palag na sila dito. Double kill! Triple kill for Zetsu! Grabe naman talaga ang ginagawa ng RNG. And buybacks is here for the Fnatic. Pero na-dive back doon itong si Batrider. Tingnan natin kung ano bang pwedeng gawin ng Fnatic. Pero right now, RNG is taking full control of this game. Ang ganda na nangyari. Oh, and the boy pa nga doon si Monet, no? Oo. Naku. Nakita mo doon yung all-in na sila doon eh. Pero... Oh no! Ang sakit sa ulo nang nangyayari ng lineup ng RNG talaga, napakaganda. Effective na napaano nila, napa-online nila dito itong spin. Grabe. What a play by RNG. And right now, Fnatic, I think it's going to be the game. Yes. Ito na yun. RNG pa nga! Nakupo. RNG pa nga. Si pero teka lang. Papalag pa ba? Kumapalag pa sila eh. Kumapalagpa! Teka lang, mamaya na nga natin sabihin na tapos na, pero muna yung mauubos na yung kanyang BKB, but still, papasok nga sila dito. Sven, oh, teka lang, makukuha ba niya? The Hex is there para mamatay itong si Ember Spirit. And GG will be called here for the side of Fnatic. And RNG will be the one to finish off this series with a 2-1 score. What a play, KC. Ano ang nangyari sa game na to? Oh. Ang nangyari sa game na to, sobrang taas ng sustain nila. Hindi kaya ng Fnatic labanan sa Clash. True. Yun nga eh. Nakita mo yung echo? Ang ganda ng echo, yung last echo ni DJ dito. Ang ganda. Kaso, yun nga, di ba? Like I said, napawal to it. Yung sustain coming in from the pipe, from Abaddon, and yung Sven. Ang ganda ng Warcry talaga. Ang ganda ng Sven pick nila dito. And, also, MVP kasi dun yung naging effective yung offlane Abaddon. Oh, sobrang diba? Effective nun. Kasi hindi siya madaling napapatay. So, nagagawa niya yung sole purpose niya sa game. Na, wala lang, to prolong the game. And mas mahirapan yung patayin sa kanya, patayin siya nung mga cores ng kabila. Which is, and tama yung na sinasabi niya. Sa magic damage, may pipe. Diba? Tama yung binuo ni Ana. First item niya bago siyang mag-regions. Yappy. Tapos sa physical naman, yung lifestealer. Diba? Meron din silang sagot doon, which is yung Warcry. Tapos, yun, diba? Defensive. Physical... And the magic damage na napaprevent talaga nila. ng side ng RNG. So, yun yung nangyari sa ginawa ng dun sa laro natin. And tama naman si Comics Den, thank you sa info. Ang ganda nung early ni Ice. Oo. Diba? Totoo yung yun, mga rotations niya sa mid. Yes. And yung mga pag hahatak niya ng creeps dito. Ano? Ang aga ng items niya, yun nga lang kasi pag nagsama-sama sila, diba? Hindi ganun ka solid. Oo, napakahirap. So, yun guys. Yun ang nangyari sa ating Game 3. Yun. That just happened sa Game number 3 for the first series and Fnatic will fall down sa ating losers round. Makakalaban. Depende kung sino makakalaban nila. What yan yung makikita natin. Okay, so that's going to be the series and RNG will move as a winner dito sa ating group stages. And kami ang nakasama niya for the game. It's your boy, JB! And this is KC. So, ayun na. Yun na yung name natin. No? Oh, panawansin niya, guys, yung name namin ni JB at ni KC. Magkasunod. J? B? B? Ay, hindi! J? B? J tsaka K. Tapos B tsaka C. O, diba? So, solid. Pero, ayun na. Maraming salamat sa mga nanonood. So, I think yun na yun. Ano ba? Papasample na ba natin si KC? Ikaw lang! Hindi. Ba't ako lang? Ikaw na. Para naman tayong ano yun. Sa ano na lang? Sa live mo na lang. Sa live na rin bukas, guys. So, easy lang. Easy for alo. Ayan. So, kung gusto nyong marinig teka nga. Ano, next game natin is Fnatic versus it's either Pain or Team Secret. Pain. Ayan. So, Pain Gaming versus Fnatic ang ating next series. Maraming salamat sa mga nanood. Mayar ka na giveaway tayo mamaya. For the next series. Yes, at syempre, guys, abangan nyo lang. Yung next series natin, may mga pamigay tayo. Yep, so, maraming salamat sa inyo. Peace out.